Okay, madam, ganito, no? Kanina ko pa napansin eh. Nakakaisa pang tanong pala ako, dami mo na sinabi. Alam mo, nire-respeto kita, kaya lang ang gulo ng usapan natin. Simple kasi natin. Hindi ganito. Ako, medyo nagtatas boses gani kasi kaunti kong salita ang haba ng kwento mo. Simple natin. December 27. And, ako muna. Hindi tayo magkakaintindihan. Hindi, kinaklarify natin kasi para malinaw sa taong bayan. Kasi sir, ang linya... Saglit! Hindi tayo magkakaintindihan. Malamang na ina-advise po ng records ko. Excuse kasi, me! Sir, kasi hindi mo maintindihan eh. Hindi ina-advise po ng records officer yan. Na kung may CHPG ka na, sasanin sa'yo, sir, dumiretso ka na sa muntin mo pa dahil ang mother file mo ay muntin mo pa. Excuse pero, me! Ikat kita! Isang rider nga ang nag-file ng transfer of ownership para sa motor na binili niya. Kaso, hinold nga ng LTO North Manila ang original certificate of registration nito dahil kailangan pa nga ng confirmation galing sa LTO Muntinlupa. Pero giniit nga ni Congressman Busita na kapag within the region ang mother file, eh hindi mo na kailangan ng confirmation dahil hindi naman daw yung trabaho ng rider. Pero kung sa ibang vlog ni Kong Busita na tila ba parang maamong tupa yung mga LTO officer na nakakausap niya, eh iba nyo nga sa case na to dahil pumapalag nga kay Congressman yung hepe ng LTO North Manila. Dumating pa nga sa punto na lagi nitong sinasagasaan si Kong Busita at ayaw siyang pagsalitain, kaya naman hindi na rin naiwasan na magtaas ng boses ni Congressman dahil napupuno na nga rin siya dito. Narito at tunghayan natin. Okay, saan bang LTO nila? Doon po sa loob eh. Sige, let's go. Lahans. Kailan ka nag-submit? Bali nangyari po yung Kong, anong September 27, gumawa na kami ng HPG clearance. September 27? Apo. Tapos yung requirements, kailan ninyo pinasa dito? Ang araw din po na yun. Tapos, bakit natagalan? Kasi doon po, yung mother title po nasa Muntinlupa. Mag-i-email pa raw sila. Tapos sabi sa amin, balik ka na lang doon po na next week. Okay. Bumalik po ang anak ko na next week, wala pa rin daw po. Balik nga lang daw po uli. Noong September 27, tinanggap naman yung documents. Yes po, yes po. Sino tumanggap sila? Sila po, sila. Submit sila ng requirements for transfer of ownership September 27. Tinanggap ang documents, di ba? Yes po. Okay. Manila North ba ang CR mo, sir? Sige, kayo muna mag-usap. CR po. Sige. Sino nakaharap mo? Si ma'am. Ah, eh, siya. October 29, ang problema mo. So, bakit ka hindi natapos? Ano po? Bali nung pagpunta po kasi po namin dito. Tapos, sabi po, hihintayin pa daw po yung sagot ng mother title po at sa Muntinlupa. Mother file? Mother file. Tapos, dumating ang sagot ng Muntinlupa, October 16. Ayan, no? Madam, so, pwede po akong makisigit lang po sandali. Yung unang punta po namin, kasama ko po yung anak ko rito. Yun nga po, nagpunta kami ng HPG para kumuha po ng HPG clearance sa harap po sa change ownership tsaka yung change color po. Opo. Pagkatapos po ron, dumirekta na po kami rito dahil alam po namin, kailangan na po. In-accept naman po nila, pagdating doon sa dulo, habi, pinaserox lahat ng documents para may hawak daw po kaming gamit para in case na gamitin yung motor, may proof pa kami na por. Ano po, kaso ang sabi po sa amin, balikan na lang daw po next week. Tanungin kita, brother. Anong date ninyo isinabit ang documents? 27 po, ng September. Anong sabi sa inyo? October? September 27 po. Sir, September 27 ka nagpa-confirm. Yes po. Anong nagpa-confirm ka, hindi ibig sabihin na September 27, kahit na ano, magagawa namin hanggat walang sagot. Nakita mo to, ito yung pecha na nasagot. Ang sinagot niya, October 16, yung parte na yon hindi namin kayang, kumbaga, hindi namin kayang gawin hanggat walang confirming from yung official or yung mother file mo. Actually, that time, pwede ka nga, actually, in-advise ka ba na para magawa mo siya nung araw na yon dumiretso ka na lang sa Muntinlupa. Ikaw ay nagpunta ng October 29. Noong October 29 na nagpunta ka, doon ginawa yung inspection sa'yo, bumalik ka na November 4. Pero November 4, nakolekta ka. Ito ang resibo sa'yo. Tapos, expired na ang kanyang HPG.
clearance, tama? Dapat kasi ang CHPG mo nung September 27, dapat ito nagawa ito sa Muntinlupa. Ang CHPG clearance mo dapat 'yon nung ginawa ka ng sinulat, hindi ka pa kumuha ng CHPG. Okay, madam, ako naman ha. Ako naman. Sumagot ka sa tanong mo, brother. Kailan ka nag-file kayo? September 27. Maraming beses na kayo bumalik. Pero ang huling balik ninyo, November 4. Siya na lang po yung anak ko. Okay. Anong sabi sa'yo ng LTO? Okay na naman daw po. Tapos pagdating ko po dito, okay. Ay nga, pinalaman niya po na expired na po yun. Expired na ang CHPG. Okay. CHPG. Ang nakaharap mo, ako. Si Chief. Okay. Chief, may tatanong ako sa'yo. Base sa records, nag-submit sila ng documents for transfer of ownership September 27. Kailan na-rehistro? Yung huling punta nyo? Yung na-rehistro po, November 4. November 4. So, teka muna, sir. Kasi baka mamaya, September 27, nung nag-submit sila ng records, ang inaano pa lang nila is for confirmation. Okay. Kaya nagpa-confirm sila. Okay. Ang kinaklarify ko sa'yo, base sa record, September 27, nag-file sila for transfer of ownership. Hindi, sir. Ang file nila no September 27, nag-a-apply pa lang sila. Nag-a-apply pa lang sila. At nang pag-a-apply, prerequisite na dapat may confirmation from the mother agency. Ibig sabihin, kasi hindi ho yan lehitimong file ng LTO Manila. Madam, ako muna. Apo. Huwag nating habaan ang kwento. September 27, nag-file kayo ng documents for transfer of ownership. Yes, color po. Okay. Pero sinasabi ng LTO na meron pang confirmation. Ang sabi po sa amin, ang mother title po nasa Muntinlupa. Kaya nga. So, kailangan ng confirmation. May tanong ako sa'yo, madam. Nung ma-rehistro ito, expired na ang clearance niya, HPG. Alin? Kaya nga, ang inaking usap ko yan. Hindi, tanong ko sa iyo. Expired na, tama? Hindi. Wala sa akin ang file, ha? Wala sa akin ang file. Hindi, base sa documents. Tingnan mo. Kaya nga, base sa documents, inaccommodate nila, I do not know, inaccommodate nila para matulungan siya na makabiyahe para magamit niya yung sasakyan niya. Since inaccommodate Madam, excuse me. Hindi natin kailangan maraming kwento, eh. Lilinawin natin. Nag-file kayo ng documents for transfer of ownership September 27. Ganto, para malinaw yan. Ma'am, excuse. Teka na, sir, para malinaw, kukunin ko yung records officer ko na unang nakausap mo tsaka evaluator niyan para alam niyo. O sige, tawagin mo. Na yung pagkausap niyo ay paano nangyari na i-confirm yan. Bakit hindi kung kumpleto yung document, hindi agad-agad sinabi sa iyo na pumunta ka na ng Muntinlupa. Walang sinabi po sa amin. Hindi, tawagin na lang yung evaluation officer. So, wala evaluator. Opo. Madam, ganito. Nag-file kayo for transfer of ownership September 27. Base sa documents, in-evaluate ko na eh. At sinasabi ng evaluator ni madam, kahit si madam, dahil ang mother file, hindi dito, kundi nasa Muntinlupa, kaya maghihintay ng confirmation. Naghihintay ng confirmation. Tama po. May tanong ako sa iyo, ma'am. Alam po ba ninyo na may memo ang LTO? Na kapag ang mother file ay within the region, ibig sabihin within the region, ang mother file niya nasa Muntinlupa, which is part ng NCR. At ang inyong distrito, part ng NCR. Alam po ba ninyo na may memo, hindi kailangan ng confirmation? Sir, yung hindi kailangan ng confirmation, it refers only sa initial registration wherein ang hinihingi lang namin ay certified true copy. Public interest, naka-record tayo kasi government naman to. So, talagang hindi po pwedeng walang confirmation yan, lalo na kung yan... Hindi, ganito, madam. Ang tanong ko sa'yo, alam mo ba? Alam ko, sir. At alam ko nakapag ang alam ko na yaan yang walang confirmation
yaan sa mga new registration at kailangan lang yan, tatatakan lang from the regional. How about transfer of ownership? Alin? Yung transfer of ownership, from if the new registration is from the regional office, yaan yan, tatatakan lang yan, sir. Hindi kailangan ng confirmation, pero itatatak lang yan, sir. Pero ang transfer of aware ownership... Aware ka dito sa memo na to? Kailan yan, sir? 2020? Ano yan, sir? Email yan. Yan yung pag-i-email yan. Yan ay Memorandum Circular Number 2020-2122. Meron yan. Superseded yan ng 2021 na ang confirmation should be done email at dapat masagot ng kumbaga ng mother, kumbaga yung confirming office. Meron yan. Superseded yan, sir. Yan. Teka muna. Ano ko sa computer, ilabas mo? Sir, ha? Sabi nga nila nagkakaroon lang ng tama o mali, depende sa kung anong nalalaman mo. Kaya naman hindi talaga nagpapatalo ang magkabilang panig dahil tila ba magkasalungat ang kanilang mga nalalaman. Pero syempre mananaig pa rin si Congressman Busita dahil ang naging basis nga niya ay yung memo nang galing sa LTO. Yung meron yan sir, confirmation by email. Kasi sino muna? Okay, madam, ganito no, kanina ko pa napansin eh. Nakakaisa pang tanong pala ako, dami mo nang sinabi. Ang sinasabi mo sa kanila, para mabilis ang proseso, makakabuti kung pupunta sila sa Muntinlupa para sa confirmation. Kung meron na silang CHPG, kasi yun nga ang... Hindi, ang gulo kasi, eto na lang. Teka sir, ganito, papaliwanag ko ha, papaliwanag ko lang sir. Kasi ano, ang requirements ng transfer ownership, kung wala pang CHPG clearance, talagang unang-una, gaor. Teka madam, alam mo, nire-respeto kita, kaya lang ang gulo ng usapan natin. Simple kasi natin. Hindi ganito. Ako medyo nagtatas boses kani, kasi konti kong salita ang haba ng kwento mo. Simple natin. Nag-file sila September 27. And ako muna. Hindi tayo magkakaintindihan. Hindi, kinaklarify natin kasi para malinaw sa taong bayan. Kasi sir, ang limit... Saglit! Hindi tayo magkakaintindihan. Base sa documents, nag-file sila September 27. Tinanggap ng staff mo. Pero ang sinasabi ninyo, kailangan pa ng confirmation sa Muntinlupa. Teka muna ha, isusulat ang ko gusto ha, kong, maliwanag ha. Ang gusto kong sabihin sa iyo, pag within the region, hindi na kailangan ang confirmation. May memo yan. Opo. Ngayon, madam, email memo. Ngayon, madam, huwag na yung email o whatever. Ang sinasabi ko, hindi na siya kailangan pumunta, kundi ang gagawin ng office mo, ipaprocess yung confirmation through email. Now, nung nag-submit sila ng documents, hindi expired ang HPG. Okay. Ngayon, nag-expire. October 16. Nag-file sila September 27. Yan, September, kaya nga po yun ang nililinaw ko eh. Nung September 27 sila nag-file, kung ito ay may CHPG na, malamang na ina-advise po ng records office. Excuse me! Sir, kasi hindi mo maintindihan eh. Ina-advise po ng records officer yan, na kung may CHPG ka na, sasabihin sa'yo, sir, dumiretso ka na sa Muntinlupa dahil ang mother file mo ay Muntinlupa. Excuse me, ikat kita. Madam, ikat kita. Wala nga kailangan confirmation sa Muntinlupa. Hindi mo naintindihan. Hindi, sir. Hindi siya kailangan pumunta dun. Kayo lang ang magtatrabaho through email. Sir. Hindi ako pupunta, madam, dito kung hindi ko kung hindi ko ito alam. Ha, ako naman, September 27, nag-file sila. Base sa records. Tama lang tanggapin ang inyong opisina at tinanggap naman. Opo. Yung sinasabi ninyo na confirmation sa Muntinlupa, dahil nandun yung mother file, ang gagawin lang ng office ninyo through email. At ginawa naman po. Ginawa nyo? Yes po. Now, September 27, nung marehistro, expired ang HPG. Hindi nila kasalanan. Sa parte ng LTO yan. And ang ginawa ng office ninyo, nirehistro naman, pero yung original certificate of registration naka-hold with the condition
na dapat ma-update yung kanilang HPG. Patatakan ko. Madam, patatakan, expire, whatever. Kaya ako pumunta dito, mali. Mali kasi kung bakit nag-expire, wala sa parte nila ang kasalanan. Na dapat hindi ka na ipa-confirm sa Muntinlupa kung at the time na nagpunta ka rito, may CHPG ka na. Pero Madam, excuse me. Alam mo, ang gulo eh. Ang issue dito, hindi niya kailangan pumunta sa LTO sa confirmation. Trabaho ninyo yon. Yes, sir. Nung nag-submit siya ng documents, may HPG na. Yes. Nung ma-delay ang inyong action taken, expired ang HPG ni rehistro ninyo. Hinold ninyo ang original CR with the condition na patatakan sa HPG. Pag sinabing patatakan, sinasabi mo expired. Hindi nila problema yon. Sa inyo ang delay. Hindi dapat sila papahirapan pa. Pag niya'y sinabi mong bumalik sa HPG, makikita ng HPG, expired ang kanilang clearance. Gagastos na naman yan. Ang punto dito, madam, number one, within the region, walang gagawin ang car owner. Trabaho ng LTO yan. Hindi nila kailangan pumunta doon. Ang kailangan, yes, pero kanina may sinabi ka, recorded tayo. Oo, sir. Oh. Kung malimbawa, nung panahon na yon na nagpunta siya. Walang usapang panahon o ano paman. Ang dapat ginagawa ninyo, nakita ninyo within the region, yung distrito, dahil Muntinlupa, anong lugar to? Manila. Hindi kailangan ng confirmation. Napupunta pa sila doon. Ang gagawin nyo, through email. And hindi nyo kailangan i-required sila ng confirmation. May memo. Now, nag-expired ang HPG. Hindi nyo pwedeng i-hold ang kanilang CR, Certificate of Registration, sapagkat yan ay wala sa parte nila kung bakit na-expire, madam. O sige, sir, ganito na lang. I-clarify. Dahil inilapit ka na, sir, boss, hindi. I-ano ko na i-release na ang CR mo, sir. Madam, madam, excuse, lininawin ko ha. Hindi ko sinasabing dapat i-release ang CR dahil nandito ako. Kaya ako sila sinamahan, napakalinaw. Nag-submit sila ng documents kompleto, tinanggap ng office mo, at sinasabi na kailangan ng confirmation sa Muntinlupa. Samantalang very clear ang memo, within the region, within the same region, hindi kailangan ng confirmation. Ulitin ko po. Ngayon, madam, patapusin mo ako. Kaya ako'y nandito, dahil nagsumbong sila, naka-hold ang CR, original, which is hindi naman dapat kasi kung na-expired ang HPG clearance, hindi nila kasalanan. Ganun lang. I-release nyo ang original CR, hindi dahil ako ay congressman, kasi hindi naman to trabaho ng congressman. No, kailangan mong i-release kasi yun ang tama. Hindi dahil kaya i-release mo dahil ako ay pumapadrino. Kailangan mong i-release sapagkat yun ang tama. Dahil nag-expire. Mag-aano po tayo ng kung ano yung tama. Kasi kung ano yung tama, pag sinabi mo kung ano yung tama, magbabase po tayo sa dokumento. At yung dokumento, ano ang dokumento? Ay magsasabing po. O sige. Yun. Let's make it clear. Gagawin ko na lang. Hindi, let's make it clear. Ayaw ko nang napipilitan ka. Ano? Hindi, ayaw ko nang napipilitan ka. Hindi, okay lang, sir. Hindi namin kung ikaw ay napipilitan lang, hindi namin tatanggapin ang original CR dahil lalabas na ginagamit ko yung aking posisyon. Apo. Naka-loudspeaker tayo para madinig ni Dr. De La Cruz ng District Office dito sa Manila North. Apo. Ganito, Director. Itong nagsumbong sa akin, nag-file ng documents for transfer of ownership ng motorsiklo. That was September 27. Apo. Ang mother file nasa Muntinlupa. Apo. Ang sabi nitong LTO North Manila, maghihintay pa ang mga ito ng confirmation.
Reply po. Okay po. Reply. Samantalang may memo ang LTO, kapag ang distrito, ang mother file is within the region, the same region with the district office, hindi kailangan ang confirmation. Apo, apo. Oo, ngayon, ngayon, na-delay ang proseso. Na-expired ang HPG clearance. Ngayon, nirehistro nila, hinold ang original CR kasi transfer of ownership with the demand na patatakan sa HPG yung clearance. Siyempre, pag pinatatakan, meaning expired. So, magpa-process uli sila ng HPG clearance. Sabi ko, mali yan. Kasi ang naging cause of delay is within the LTO. Tama ba? Opo, tama po. Ngayon, kaya ako nandito, okay naman kay Madam, ipare-release niya yung original CR. Ang hindi lang acceptable sa part ko, yung sabing dahil kay Congressman Busita, ipapare-release niya. Ang gusto ko, klaro. Number one, ulitin ko, Director, pag within the region, hindi kailangan ang confirmation, office to office lang. I-accept lang yung documents, kung kumpleto, i-process ang transfer of ownership so that yung HPG clearance hindi mag-expire. Oo, kaya ako'y tumawag sa'yo, eh ayaw ko na parang ang dating, marirelease yung original CR. Oo. Ayaw ko, Director, na marirelease ang original CR na parang ang dating dahil congressman ako. Hindi ganon. Doon tayo sa tama. Kindly reiterate your memo to all district offices. Kasi nagkakaproblema katulad nito. Sige po. Oh, by the way, Madam, ang kausap ko po ang Executive Director ng LTO, si Attorney Greg Pua. Director, nandito si Madam De La Cruz. Hello, sir. Hello, Sir Edi. Opo, opo. Sir Edi. Dito mukhang nahimasmasan na ang hepe ng LTO North nung tinawagan na ni Congressman ang Executive Director ng LTO at tila ba kumalma na rin ito at pumayag ng iparelease ang original CR. Doon sa hindi nagchecheck ng email, yung nag-follow up naman talaga dyan sa Manila Town, doon sa mother file at bakit ang tagal mag-reply. Itutukan namin ito ko. Yes, sir. Okay, Director, maraming salamat. Thank you po. Salamat thank ko. You, Director. Sige, nakunin mo na yung ano niyan, yung CR. CR. Yes, kaya dapat kung problema within the office of LTO, kayo-kayo ang magsisettle, not the car owner. Madam, pakireiterate mo sa tao mo, pagka within the region yung mother file, ang nakikita ko dyan, i-process ninyo. Ano kalika? Pirma, print name, cellphone number, date-to-date. I-process ninyo yung transfer of ownership, tapos ang transaction, district to district. Yun na ang problema. Hopefully, wag nang maulit ito. Opo. Na the same issue. Okay, sige po. At kami may lakad pa. Sa bandang huli, nilinaw nga ni Congressman Busita na hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon para pumadrino sa kung sino man. At sa halip, ginagamit niya ang pagiging public servant para itama ang mga maling gawain sa gobyerno.